Muli tayong mag-aaral ng banal na kasulatan. Tayo nasa unang Juan, Kapitulo 4, 1 hanggang 6. Sabi ko sa inyo mga kapatid, nang sumulat si San Juan ng mga aklat, yung unang sinulat niya yung Juan, iyon ay depensa sa mga nagsasabing si Kristo ay hindi Diyos. Yun yung mga tao na member ng church natin, pero iba yung grupo nila. Panahon pa ng mga apostol, meron na nito. Bukod doon sa panahon, na ika'y hantaran opisyal ng iglesia ang nangunguna sa paniwalang si Kristo ay taong-tao lamang. Yan ay si yung matanda sa iglesia ng Alexandria, si Arius, yung aral na Arianism. Ano po? Pero bago dumating yan, yung grupo ni Arius, meron pa ang mga grupo nung panahon pa ng mga apostol na ikang ay nagsasabing si Kristo ay tao at hindi Diyos. Nang madinig ito ni Apostol Juan, karakarakang sumulat siya tumakda. Kaya doon sa Juan 1:1, andun ang depensa na si Kristo ay siyang Logos. At yung Logos na Kristo sa 14 ng Juan ay nagkatawang tao. Yun ang ikang ay binigyan ng diin ni San Juan. Maging sa mga sulat niya sa ibang mga aklat niya. At dito sa unang Juan, Kapitulo 4, yun din ang depensang ginagawa niya. Binakilala niya noong kapanahunan nila na merong mga bulaang propetang lilitaw at ito na nga, yung bulaang propeta. Noong nakaraang buwan, tinalakay natin yung Antikristo, yung hindi nagpapahayag na si Kristo ay naparitong nasa laman. Yung salitang naparirito, hindi ibig sabihin nandito, kundi may pinagmulan siya naparitong nasa laman. Sa makatwid, hindi dating nasa laman, kung anong kalagayan niya, siya'y naparito sa laman. Ibig sabihin ay nagkatawang tao. Dito sa unang Juan naman, si Juan din ang sumulat, dito ay bukod sa binanggit niyang mga antikristo ang maniniwala sa ganito na si Kristo hindi na paritong nasa laman, tiniyak niya na wala pang bulaang propeta noon, itong kauna-unahang bulaang propeta na binanggit ni San Juan. Babasahin ko sa inyo, pakinggan niyo mabuti. Sa Kapitulo 1:4-2, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Bawat Espiritu nagpapahayag na si Jesus Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Bawat Espiritu hindi pinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon na sanlibutan na. Binanggit yan ang Antikristo muli. Balikan natin yung versikulo 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu,
kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Tiniyak ni Juan yung bulaang propeta nung panahon nila, yung sekta, grupo na hindi naniniwala na si Kristo'y naparinitong lasa naman. Sabi nga nung nakarang leksyon natin, Antikristo. Ang mga ito, sabi nga noon, ay bulang propeta noon. At bawat panahon, mayroong mga darating pa na bulang propeta. At ito na nga, nang dumating ang 3rd century, 2nd and 3rd century, naganap yung aral na Arianismo. Sa loob ng iglesia mismo ay tinuturo itong matanda sa iglesia ng Alexandria na itiniwalag doon sa konselyo ng Nicaea. Magkatapos siyang maitiwalag, siya ay bumakanluran. Nalaman natin na marami siyang napunta ang mga lugar dahil nang dumating dito yung mga ikangay, mga pananampalatayang Katoliko, may Katoliko na nun eh, no? At pumaroon sa dako ng Europa, abay, nadatan nila itong mga grupong ito. Mga Arianism ang kanilang paniniwala. Christianity, pero hindi naniniwala si Kristo na paritong nasa laman. Doon nabigla ang mga Katoliko nung sila'y makarating na yung Europa. Sino nagpalaganap doon ang aral na ito? Kundi yung matanda sa iglesia ni Alexandria na ang pangalan ay Arius. Ayan yun. Noong unang siglo naman, panahon pa ni Juan ng mga apostol, ayan, lumitaw yung mga heretic na yan na ang tinuturo din si Kristo hindi na paritong nasa laman, kundi tao lang basta. Hindi siya naparito o may pinagbulan, basta tao lang ipaganak. Yun paniwala nila. Yan ang mga agnostic nung panahon yun. Mga montanis ng panahon yun. Kaya nasulat ang aklat ni Juan. Ngayon, pagdating noong 2nd and 3rd century, itong matanda sa iglesia ng Alexandria. Alam niyo, Alexandria, wala na ngayon yun eh. Yan ay siyudad na lumubog. Nasa ilalim ngayon ng dagat yan. No? Yan, andyan yung mga yung mga aklat na napakahalaga ay inabaon lahat doon sa dagat. Yan ang Alexandria. Nagkaroon ng iglesia diyan. At yan si Arius, ang matandang yung matanda sa edad na elder. Siya na muna na ipinangaral niya ito. Tinutulan ito ng mga taga-silangat ng luran. Kaya na magkaroon ng konsenyo ng Nicaea, tiniwalag siya roon. Alam po, nung panahon yun ni Constantino, emperador ng Roma. Ngayon, hindi na panahon lamang yan lumitaw, yung mga bulang propetang yan. Dumating ang panahon, dito sa Pilipinas, ay lumitaw din ang grupo na Felix Manalo. Na ang paniwala nila si Kristo ay hindi Diyos. Hindi tayo tumututol na si Kristo ay tao. Dalaga tao eh. Sabihin ni Kristo, ako ay tao nagsasabi sa inyo. Eh, talagin mo kung kailan niya sinabi yun. Noong siya ay tao, ay noong hindi pa siya tao, sinasabi ba niya yun? Wala kang bababasa. Sa Biblia na sinabi ni Kristo nung hindi pa siya paritong nasa laman na siya ay tao. Hindi, paparito pa lang eh. Ba't niya nga sabihing tao na siya? Di ba? Kaya, yung iba naman,
ginagamit ang Biblia para patunayan ang kanilang baling paniniwala. Ay nadinig ko nga sa Facebook uli, panood ko eh. Ah, mga artista pang gumanap eh. Tinatanong nila si Felix Manalo, siya nagtatanong ay artista. Ayong nagtatanong, tinatanong niya ay siya ay sabatista daw. Tinatanong niya tungkol dito sa araturo ni Felix Manalo. Si Felix Manalo naman na sumasagot. Pero puro artista sila. Yung isa ay Methodist daw. Tinanong din niya yung tungkol sa iglesia. At ito ay pinatunayan naman ni Felix Manalo. Pero patay ko ng pakinggan eh. Kung ganong galing lang gumawa talaga ng istorya. Galing gumawa na tinatawag nating yung ganong mga usapin. No? Parang totoo. Pero pag ang mga tao ay nag-aral, hindi matatanggap yung katwirang yan. Ayan ang panahon natin, dumating ang grupo ni Felix Manalo na tumatanggim si Kristo ay nagkatawang tao. Dumating din ang panahon na mayroong isang grupo pa yun, Jehovah's Witnesses. Si Kristo tinatanggap nilang Diyos, pero hindi makapangyari ang Diyos. Siya ay junior God. Yun ang paniwala nila. Senior God yung Ama at si Kristo ang junior God. Mga kapatid, kung ano-ano lumilitaw, pasalamat tayo, meron tayong mga paaralan ngayon na dito hinuhubog ang ating mga estudyante. Kaya kayo mga estudyante ng seminaryo, mag-aral kayo. Paglabas niyo, pagdating ng araw, mapapasubo kayo. Pag hindi kayo nag-aral na mabuti sa seminaryo, mapapasubo kayo pag nasa labas na kayo. Hanggang madiskura kayong ayaw niyo na maging pastor kasi hindi niyo masagot ang mga itinatanong nila tungkol sa pananampalataya. Kaya, dito sa ating leksyon, sabi ko nga eh, bakit ang layo ng title dito sa text? Ang text ay tumutukoy sa bulang propeta at antikristo. Eh, yung title natin eh, ewan ko ba? Madaga ganun. Pero sabi ko, ako ang masusunod. Ako ang magpapaliwanag. Kaya dito sa ating leksyon, pinahahayag ang paglitaw ng mga bulaang propeta. Huwag tayo daw tayong basta maniwala. Subukin ninyo, ibig sabihin, pag-aralan ninyo, usisain ninyong mabuti yung pananampalatayang yan. Kung yan ay kay Kristo, o ikang ay gawa-gawa lamang ng mga tao. O di na ako pahaba, dahil natalakay na natin nung isang buwan. Ngayon, karugtong yata, ito na muli. Ano po? Tandaan nyo, sinabi ko, si Juan, mga isa sa apostol, panahon pa nila nang madinig nila ang paglitaw nitong mga grupong ito, mga agnostic, mga montanis, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Dumating ang panahon, si Arius, yan ay 2nd to 3rd century, ay muli ikang mayagpag yung aral na yan. At ngayon, sa Pilipinas naman, na mayagpag din ang aral ni Felix Manalo tungkol diyan sa tinatawag nating Diyos na nagkatawang tao. Pag-aralan niyo mabuti, hindi tayo naniniwala sa aral na yan. Yan ay aral ng mga agnostic noong unang panahon. Yan ang mga heretics sa pananampalataya, panahon ng mga apostol. Kaya iniiwan ko sa inyo ang leksyong ito, marami pa na patotoo at yung matatalakay natin sa ibang mga panahon. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.